Parts 5, Paglikha ng Sariling Sining, Quarter 1, Week 6. Panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na inyong ipinagkaloob sa amin. Nawa po ay patuloy ninyo kaming gabayan sa lahat ng aming gawain sa araw-araw, lalo't higit sa aming pag-aaral. Idinadalangin po namin ang lahat ng may karamdaman. Nawa po ay hipuin po ng inyong mapagpagaling na kamay ang kanilang mga sakit. Salamat po, Ama, sa lahat. Amen. Inaasahan sa pagtatapos ng ating aralin ay nakikilala ang mga elemento at prinsipyo ng sining na makikita sa lumang bahay, simbahan o gusali. Nakalilikha sa pamamagitan ng pagguhit ng lumang bahay, simbahan o gusali sa komunidad na ipapahayag ang nararamdaman sa paglikha ng sariling sining. Alamin natin. Paano ba makakabuo ng isang guhit? Nagsisimula ito sa isang maliit na tuldok. Kapag ang tuldok ay nasundan ng isa pang tuldok o mas maraming tuldok na nagkadikit-dikit, ito ay makakabuo ng isang linya o line. Ang linya ang magbubuo ng hugis o shape kapag ito ay idinugtong o isinara. Ilan lamang ito sa mga elemento at prinsipyo ng sining na ginagamit o di kaya'y mga pangunahing elemento upang makabuo ng isang magandang likhang sining. Ang iba pang mga elemento at prinsipyo ng sining ay forma, kulay, value, espasyo, texture, balance at ritmo. Ang mga elemento at prinsipyo ng sining ay bumubuo sa kagandahan ng mga lumang bahay, simbahan o gusali na itinuturing na pambansang kayamanan ng kultura tulad ng mga nasa larawan. Ito ay larawan ng simbahan ni Santa Maria sa Ilocos Sur. At ito naman ay larawan ng simbahan ni Santo Tomas de Villanueva sa Miag-au, Iloilo, o tinatawag natin itong Miag-au Church. At ang ikatlo ay ang Pauway Church o ang simbahan ni San Agustin sa Pauway. Tingnan mabuti o mas nang mabuti ang mga larawan ng simbahan. May nakikita ba kayo dito na mga elemento ng sining? Pagmastang mabuti. Ang larawan ay ang mga lumang gusali tulad ng bahay ni Rizal sa Calamba, Laguna at ang ating National Museum sa Ermita, Manila. Pagmastan ang mga larawan, mga bata. Tuklasin natin ang prinsipyo ng sining o principle of arts. Ang mga prinsipyo ng sining ay kumakatawan sa kung papaano ginagamit ng artist ang mga elemento ng sining upang lumikha ng isang epekto at upang makatulong na ihatid ang layunin ng artist. Balance or balance. Ito ay tumutukoy sa bigat ng mga element ng gumagawa ng isang gawaing sining. Ang halimbawa nito ay ang formal na balance at ang deformal na balance. Sa formal na balance, tinatawag din natin itong symmetrical balance. At sa deformal na balance, ay tinatawag natin siyang asymmetrical balance. Pagmasdang mabuti ang pagkakaiba ng dalawa, mga bata. Sa formal na balanse, kung ano yung nasa bahaging kaliwa ng larawan, ganun din ang nasa bahaging kanan. Dito naman sa deformal na balanse, magkaiba yung nasa parting kanan o bahaging kaliwa at bahaging kanan. Nakikita niyo ba yung pagkakaiba ng dalawa?
Ang susunod naman ay ang contrast. Ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga aspeto ng sining o disenyo upang matukoy kung alin ang kapansin-pansin sa mata. Tingnan mabuti ang mga nasa larawan, mga bata. Makikita natin dito ang pagkakaiba sa aspeto ng kulay. Kung mapapansin natin dito sa parting kanan, yung larawan, pinagsama ang malamig at mainit na kulay. At dito naman sa parting kaliwa, pinagsama ang komplementaryong kulay. Susunod naman ay ang proportion. Ito ay tumutukoy sa ratio o liit, laki ng mga biswal na elementong nakikita sa sining. Halimbawa, tingnan ang nasa larawan. Ang susunod naman ay ang emphasis. Ito ay isang komposisyon o likhang sining na binibigyang diin ang isang bagay. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng paggamit ng contrast. Tingnan ang halimbawa. Nabigyang diin ba ng artist ang kanyang larawan? Tama. Ang susunod naman ay ang movement. Ito ay ang paggalaw na maaaring likhain ng diagonal o curved lines at sa pamamagitan ng illusion ng espasyo or illusion of space. Tingnan mabuti ang larawan. May nakikita ba kayong paggalaw ng mga linya? Tama. Gawain. Pumili ng isang larawan na nasa ibaba. Iguhit ang inyong napiling larawan sa loob ng kahon. Magbigay ng kaunting paliwanag kung bakit ito ang inyong napiling istrukturang ikinuhit. Isulat sapat lang ang inyong paliwanag na nasa ibaba ng kahon. Tandaan, ang prinsipyo ng sining ay kung paano gamitin ng isang manlilikha o artist ang mga elemento o element ng disenyo upang makalikha ng magandang obra o sining. Pagtataya, sa isang pirasong bond paper, gumuhit ng isang gusali na makikita sa inyong komunidad. Maaring ito ay lumang bahay, simbahan, gusali o ang bahay na gusto mo sa hinaharap. Iguhit sa loob ng kahon na nasa ibaba at sumangguni sa rubrics na makikita sa tayahin para sa pagmamarka sa iyong likhang sining. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kooperasyon sa ating aralin. Nawa ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam! Please like, share, and subscribe and hit that notification bell on my YouTube channel. Thank you! Muli, ito si Teacher Pre. Paalam!